Hi mga lodi, and for today's video yan, nandito ako sa MS Racing at ipapakabit natin guys itong RCB na brake master ko na 14mm para dito sa aking Aerox version to, kasi nga yan makikita nyo dito sa video na to, yan nagpakabit ako dyan na brake caliper na NISSIN na 4-pot. Yan, napakaganda. At ito guys yung video nung kinakabit siya, at all stock pa yan yung hose tsaka yung ating brake master ay stock pa. Yan, pinakabit ko muna yung ating brake caliper. Yan, makikita nyo kinakabit ni kuya yung ating caliper brake. At dito naman guys sa video na to, yan, kinakabit naman dyan yung ating brake hose na yan, aftermarket na. At ngayon naman guys, kakabit natin itong ating yan, brake master. At yan, sinusukat namin ni kuya. Yan, makita nyo naman may tinuturo ako doon. Ayan, hindi kasukat. At nidyan ang tabasan yung ating pinakatuka ng Aerox version to. At yan, inalis na guys yung tuka at ikakabit na yun ni kuya. Yan, isa-isa yan ni kuya yan. Kinakalas na yung stock na brake master. Yan. Yun, inaalis na guys yung stock. At yan guys, tapos nang alisin yung stock na brake master at kinakabit na ni kuya yung ating RCB na brake master. Tapos yan, ina-align lang ni kuya, tapos higpitan na. Tapos ang sunod dyan, syempre, ikakabit yung ating brake hose dun sa ating brake master. At pagkatapos guys, may kabit yung brake master, yan, ikinabit na ulit ni kuya yung odometer natin, yung pinakaulo nung Aerox version to natin. Tapos yan, inaalisan ni kuya. At syempre sunod dyan guys, alisin yung brake hose dun sa stock na brake master. Tapos yan, naalisan ni kuya. At ready na siyang ikabit dun sa ating yan, sa ating RCB na brake master. Yan, ikinakabit na ni kuya dun sa nakabit natin na RCB. At ang maganda dito guys sa RCB na to, may sarili siyang bleeder. Hindi katulad ng stock na kailangan mo pa siyang alisin yung tornilyo ng kanyang brake hose. At ito, may bleeder na siya, yung makita nyo yun sa dulong yun. Yan, kaya hinigpet na ni kuya. Fluid ka na. Wala yan, pa. Yan, pinaka-bleeder niya guys. Yung sinasabi ko sa inyo, luluagan lang. Tapos dyan na ipibleed. At ang kinuha ko guys na brake fluid ay yung ating na kulay red. At yan, sinasali na ni kuya. Tapos pagkasali niyan, kailangan na i-bleed yan para kumagat na yung ating preno, yung ating brake master dun sa ating caliper brake. Ayan. So yan, simula na. One eternity later. So yun mga lodi, pagkatapos ng 10 minutes, yan na okay na yung ating brake master. At ayos naman yung pagkakableed. Yan, pinupunasan ko lang para yung mga kumayat na brake fluid ay hindi maka-apekto sa ating pintura. Yan, pati dito sa baba, pinaayos ko na rin yung linya niyan. Yan, wala nang sabit dun sa ilalim. Tapos okay naman yung preno, hindi na malalim katulad nung stock. Pag stock kasi guys, di kaya kasi mahina yung bomba nung ating brake master pag stock tapos naka 4-pot tayo. Kailangan siya guys napalitan na 14mm para mas malakas yung buga at mas malakas yung response ng ating preno sa unahan. At yan o, kita nyo naman, napakaganda. At ito guys yung time na tinatabasan ni kuya ng ayos yung ating tuka, yung pinakatuka ng ating Aerox version 2. Kasi kita nyo naman na mas malapad yung ating RCB na brake master doon sa stock. Ayan. At so yan guys, kinakabit na ni kuya at tapos nang tabasan yung ating tuka na sakto doon sa ating yung brake master. At ito na guys yung finished product. Makita nyo. Yan. Dapat hindi nakadikit yan. Nakakawang siya guys. At medyo malaki din yung tinabasan ni kuya. Kasi para mas magandang tingnan. At kompleto sila guys sa tools dito. May pang tabas mismo sila, kita nyo naman. Hindi halatang tabas, hindi katulad sa iba na cutter ang ginagamit. Yan, and so yan guys, napaka-quality ng gawa dito sa MS. Hello, dito tapos na yung kabit at kita nyo naman, napakaganda. And yung tabas nga kanina, sabi ko, yan. Napakaganda, walang sabit yung tabas. Oh.
At yan, napakaganda kulay pula oh. Tapos saktong-sakto yung preno, hindi katulad nung stock na malalim. Yan, konting pisil mo lang kumakagat na. At hindi ko lang nakabit yung side mirror na isa kasi iba pala yung tread nito kaysa dun sa stock. Kaya kailangan natin bumili ng adapter at maghanap tayo mamaya. At dito na guys, matatapos ang ating vlog. Thank you so much at ride safe always. God bless. And don't forget to subscribe, like, and share nyo yung video na to para makatulong sa iba. And yan, ingat.